yun po, no, what's up sa inyo mga master? Kumusta ang lahat? Welcome back again sa ating channel. At yun, nandito tayo sa Antipolo. Bali, may inasikaso lang tayo dito. At pauwi na rin naman na tayo sa Bulacan. At sakto naman tong biyahe na to kasi binibreak in natin itong bagong kabit na gulong dito sa ating motorsiklo. Kung maalala nyo, nung pumunta tayo ng Caloocan, bumili tayo ng dalawang pares ng gulong, which is yung Quick Tar na Phoenix. Since yun nga, under break-in period tong gulong na gamit natin ngayon, kaya hindi natin siya mababanking dito sa kahabaan ng sumulong. Ang isang bagay na nagustuhan ko dito sa gulong na to, kahit na under break-in period siya, iramdaman na yung kapit ng gulong niya. Unlike sa ibang gulong na na-testing ko dati, na medyo may kadulasan talaga. Tapos pagdating sa presyo nitong gulong na to, eh napaka budget friendly niya. Kaya napakalaking tulong niya sa mga katulad ko na average rider lang na walang budget pambili ng mga mamahaling gulong. Pero kahit na budget friendly siya, pagdating sa quality and performance, hindi naman din siya papahuli, no? Tsaka maraming beses ko na rin naman siyang nasubukan sa mga lubak at iba pang mga uneven surface dito sa mga kalsada ng Bulacan. Ayan, shoutout sa mga kapwa ko riders dyan na taga Bulacan. Alam nila yung sitwasyon dito sa MacArthur Highway. Kaya confident ako dito sa tatak ng gulong na to. Tulad nito, ayan, basa yung kalsada tapos asfalto pa. Pero wala naman ako nararamdaman na dulas dito sa gulong natin, no? Pero kahit sabihin natin na makapit siya, hindi ko pa rin siya pwedeng isagad. Dahil syempre, nag-iingat tayo eh. Mahirap naman na pag kumalat tayo dito sa kalsada. Lalo na tangkas ko pa yung nanay ko. Tsaka alam ko naman sa sarili ko na wala akong sapat na kaalaman pagkadating sa mga kare-karera na yan, sa mga banking-banking na yan. Kaya alam ko na yung kahihinatnan ko kapag sinubukan ko, no? Kaya tamang ingat-ingat lang sa biyahe. At masabahan natin yung pasensya natin. At bago natin makalimutan, baka may magtanong kung anong sukat ng gulong ko sa likod. Ang sukat po niya sa likod ay 90x80x17. Tapos yung sukat naman na binili ko para sa harap is 70x90x17. Ayun. Bali, parehas ng tubeless yung binili ko. Tapos yung presyo ng 90x80x17 ay nasa 1,000 nung binili ko sa Caloocan. Samantalang yung 70x90x17 naman ay nabili ko siya sa halagang 900. Tapos yung star sealant naman eh nasaktuhan kong naka-promo kaya nabili ko siya sa halagang 80 pesos lang. So ang tatak ng star sealant na ginamit ko dito sa gulong ay Kobe. Bali, yung ginawa ko sa tar sealant, hinati ko na lang siya dun sa dalawang gulong kasi hindi naman na kailangan na tigisang tar sealant yung gulong natin. Pero siguro kung malalaki yung gulong nyo, tulad ng mga gulong ng big bike, eh mas maganda isang tar sealant sa isang gulong. Pero kapag mga ganitong gulong lang naman, tulad nitong mga underbone, eh okay na yung isang tar sealant sa dalawang gulong. So siguro hanggang dito na lang tong video na to. Kung may mga gusto pa kayong malaman na kaalaman patungkol sa mga details or sa mga nakasulat dyan sa gulong na mga numbers at letters, ilalagay ko na lang dito sa description box at siguro sa comment section yung link para dagdag kaalaman na rin sa mga viewers natin dyan at lalong lalo na sa mga baguhan na riders natin dyan na nanonood, no? So yun lang, maraming salamat sa panonood, maraming salamat sa pagsuporta. Enjoy the ride, ride safe, peace yo. Alright.